Ayan, mga kabugis, magandang araw sa inyo, mga plantitos, plantitas. Ayan. Meron tayong bagong dating na bagong hunt ng mga bonggabilya na medyo malalaki. Ayan, ipapakita ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung dapat nating gawin at kung paano kuhanin yung mga ugat na naiwan doon sa mga puno at yun ang gagamitin natin at gagawin rootstock. Ayan, ito mga kabugis yung nabili natin na bagong hunt. Ayan. Malalaki po yan. Itong isa na to malaki. So, merong mga natirang mga ugat. Ayan yung kukunin natin at gagawin natin rootstock. Ayan yung mga yan. Ayan yung igagrap natin pagka okay na siya. Sobrang laki to mga kabugis. Ayan. Napakalaki. Hindi kayang buhatin ng isa. Din yung isa. Yan, malaki din. Yan, bagong dating, ngayon lang po, kakarating lang po ngayon yan. Ang problema dito, yung mga ibang nag-hunt ay hindi kinukuha ng maayos yung mga ugat dahil mahirap daw kuhanin. So, pinuputol na lang siya. Ayan. Sayang. Ayan mga kabugis, 5 piraso yan. So ang gagawin natin dito, kukunin natin yung mga ugat na pwedeng kuhanin, tapos yung mga sanga, ayan naman yung itatanim natin, yung mga hard cuttings. Ayan po, dyan ko kinukuha yung mga hard cuttings na tinatanim ko sa mga bagong hunt na ganito. Pinuputol-putol ko yan ng mga halos, ayan, mga ganyan, isang dangkal. Ayan, ganyan, kahaba. Ayan, saka tinatanim, yan naman yung binubuhay natin na kalaunan na i-grab din natin. Tulin natin yung mga ugat. Yan. Makan mo ba? Ayan. Ito mga kabugis, yung gagawin natin dito. Kukunin natin yung mga ugat. May kita ba? Ayan. Pakita mo yan. So. Kasi tatanim naman natin. So, hindi na yan kailangan. Kuhanin na natin to para maitanim ulit. Ito, ang laki nito. Ayan. Kaya lang ingatan magkaroon ng ganito mga kabugis kasi minsan dito siya namamatay sa mga ganyan. Mga sugat na. O. Gas. Ayan. So marami-rami tayong makukuha dito. Mga sugat. Ayan ang bugas. Bugis. Mga kabugis. Ayan mga kabugis, yung mga bagong hunt natin is tanim na natin sila sa mga paso nila. Ayan. Saka nakuha na rin natin yung mga pwede natin kuhaning mga ugat saka yung mga sanga. Ayan, mga kabugis yung isa. Ayan. Kaayos na siya. Ito yung isa. Hindi natin pinutol kasi gusto natin medyo akaiba yung style. Ito yung isa, yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Ito. Parang forest din siya. Lagi natin nilalagay sa ganitong ano, hindi man paso to eh, yung lalagyan ng isda, rubber po kasi yan, matibay eh. Hindi na siya nababasag. Pipinturahan na lang ang tamukan ng kulay na paso.
Ayun mga kabugis, pagka pininturahan niya yung ano, yung parang banyera, ayan, ganyan magiging itsura niya. Malaki ang pagkakaiba nila. Ayan. Maganda yung kulay niya ngayon. Saka matibay, pang ano talaga siya. Pang travel, kung mabibili man siya at ibiyahe ng malayo. Ayan, maganda yan. Hindi siya basta-basta nababasag. At hindi talaga mababasag yan. Ito pa yung iba mga kabugis. Ayan. Yung mga pinagputulan yan na mga cuttings na. Inayos na natin sila para pagka tumubo na yan o nagkaroon na ng panibagong sanga, doon igagrap na rin natin. Ano lang siguro ito mga kabugis, yung pinakamabilis na ano nila ay isang buwan may mga sanga na. Depende dun sa variety ng bonggabilya. Ayan yung mga ugat na nakuha natin. Ayan, nakatanim na sila. Ayan, may mga magaganda rin tayo nakuha, yung mga malalaki. Ayan, gabraso ng bata yung iba. Ayan. Ayan yung mga beginner dyan na gustong gumawa ng mga ganito. Kahit po yung mga maliliit na sanga, ayan, ay pwede nyo pong kuhanin. Ayan, kagaya po nito. Maliit po yan, pero pag rinap mo yan, bubuhay po yan. Kahit maiksi po siya, basta maganda pa yung ugat, yung balat, kunin nyo po. Ayan, nabubuhay. Ayan, kagaya po niya, no? Sobrang iksi na po yan, pero igagrap pa rin natin yan. Ayan yung mga ugat. Ayan, marami-rami din tayo nakuhang mga rootstock doon. Ayan. Tapos ito naman yung mga hard cuttings na yung mga pinagputulan natin doon dahil ipinorma natin. Itinanim natin kasi sayang din. Kalaunan yan, mapagbuhay na, igagrap din natin yan. Ayan. Ayan. Ayan mga kabugis, maganda. Para walang masayang dun sa mga pinagbibili natin pag bumili tayo ng bultuhan. Ayan, lahat mapapakinabangan. Ayan, kagaya nito mga kabugis. Yan yung una nating tinanim noon. Ayan, ngayon pwede na rin siyang i-grap ngayon. Yung mga maliliit. Ayan yung green na grap ko, yung blinag ko sa inyo noon na 3 for 1,000. Ayan mga ganyan lang. Pag green up natin yan, di ganon, maganda na rin yung presyo. Yan lang mga kabugis, at sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ang gagawin sa ating mga bagong hunt na bougainvillea. Ayan. Yung palagi pong nanonood sa atin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe po yung ating channel, Rowel Plant Vlogs. Ayan, maraming salamat po sa inyo. God bless. Yan lamang po. Ayan. Ingat po kayo lagi.